Okay, hi, hi. So, para i-continue ang ating discussion, no? Kasi naputol kasi biglang hindi nga pala na-record lahat yung mga sinasabi ko. And then, nag-lowbat yung camera. So, ayan, andito na ako sa aking cellphone. Okay, so, i-discuss pa rin natin yung implication ng tulaawit na chichirichit. So, nasabi na nga doon na ang sinabi ko na nga sa unang video na isa nga siyang tula. Ang chichirichit ay hindi lang isang awit, but isa ring tula. Okay. Explain ko na rin kung bakit siya isang tula. Ngayon, kung ano yung deeper meaning ng chichirichit, kasi may tanong tayo sa ikatlong tanong. Ano ang yung naitindihan? Okay. So, actually, may mga sagot naman kayo. So, gusto ko yung mas deeper pa talaga. Kasi nga, diba, sabi ko nga, isa sa mga layunin na outcome ng ating kurso ay kailangang nagkaroon kayo ng analytical at critical na pag-iisip, pag-analisa sa isang akda. So, ang chichirichit ay isang akda. So, kailangan deeper yung pag-analyze ninyo. Ngayon, ano ba yung mas deep pa? So, ang pagkakaalam natin ng chichirichit, isa lang siyang awiting pambata. Kinakanta ng mga bata. Meron na tayong sariling version, di ba? Local version ng chichirichit. Ngayon, yung deeper meaning niya is hindi masyadong maganda yung kahulugan. Ngayon, kung ating i-criticize yung kanta, merong apat na saknong ang chichirichit. Sa unang saknong, sa ikalawang saknong, ikatlo at ikaapat, talagang may mga clue kung bakit hindi masyadong maganda yung kahulugan ng tulaawit na ito. Explain natin kanina. Okay, so bakit pa hindi maganda ang meaning o kahulugan ng chichirichit? So, una nating susuriin ay yung unang saknong. Sabi dito, okay, babasahin ko na lang, no? Tapos, saka pa natin susuriin. Chichirichit, alibangbang sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. So, iba yung implikasyon o paglalarawan sa babae dito sa unang saknong pa lang ng chichirichit. So, parang sinasabi dito na ang mga babae pala nung unang panahon, no, ay hindi pa talaga tunay na mahinhin, hindi pala tunay na kumilos na parang may sukat pang yung bawat galaw, yung bawat kilos ng mga babae. Kasi kikinumpara sila sa isang tandang. So, ano ba yung tandang? Di ba? Parang yung pangsabong. Di ba? Pag yung manok na pangsabong, hinahanda yan. May mga mayama vitamins, ganun. Pag sa panahong isasabong na siya, nakakita ng talagang kalaban, di ba? Parang kitikiti na gumagalaw na parang ang gaslaw. Ganun. So, hindi talaga mahinhin. Hindi typical na mahinhin yung mga babae pala noon. Kaya sinasabi ko, ang panitikan ay bintana. Bintana siya ng nakaraan dito, pinasisilip na nung unang panahon ng mga babae ay hindi typical na mahinhin. Kung gumalaw sila, galawgaw, magaslaw, okay? Ito ay pinatunayan din sa akda ni Jose Rizal sa kanyang nobelang Noli Mi Tangere, kung saan ang kanyang pangunahing tauhan na si Maria Clara, merong pagkakataon na parang dumating si Crisostomo Ibarra sa kanilang bahay. Hindi mapakali si Maria Clara, kaya yung pagkakalarawan ni Jose Rizal, nalupasay. Di ba pag sinabing nalupasay, yung halos mamatay sa kilig, halos hindi mapakali. Parang ganun. Pero yung concept kasi ng Maria Clara na nailagay sa mga isipan natin ay mahinhin, dalagang Pilipina, mahinhin, hindi makabasag pinggan. So, yun yung concept na naitatak sa mga utak natin mula noon. Pero napatunayan sa mga akda, true panitika, sa mga adang pampanitika na hindi pala ganon, na ilusyon lang natin yon. Kung ano tayo ngayon as na mga yung ugali natin ngayon, isa ding reflection o reflection ng ating mga ninuno noon. Okay? So, hindi maganda yung implication ng mga babae dito. Parang yung kitikiti. Alam niyo ba yung kitikiting babae? Yung umaalim bang yung sila yung nangunguna. Ganon. Sa ikalawang saknong, Santo Niño sa Pandacan, Puto Seco sa tindahan,
Kung ayaw kang magpautang, uubusin ka ng langgam. Nagbabanta, di ba? Parang tinuturuan dito na, pag isang tao hindi makapagbigay ng pabor, pwede mo siyang pagbantaan o kaya gawa ng masama. Kaya hindi talaga siya bagay na kantahin ng mga bata para tinuturuan natin yung mga bata na maging masama. Yan, sa ikatlong saknong, mamamama, namamangka, pasakayan niya rin yung bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Parang tinuturuan natin yung mga bata na pwede pala silang pwede pala ipagpalit yung mga bagay na mahalaga sa hindi. Parang ano lang, parang pag-ibig. Yung mga pinahalagahan mo, pwede ka lang parang ipagpalit sa iba, sa hindi naman mahalaga. Parang ganun. So, hindi maganda yung implication din. Ngayon sa panghuli, ali-ali, namamayong, pasupukin niya rin sanggol. Pagdating sa malabon, ipagpalit ng bagong. Ganun pa rin. So, yung sanggol, pwede ba ba ipagpalit lang ng isang bagay? Yung bang may worth, pagpapalit mo lang sa wala. O, di ba? So, ganun. So, hindi maganda yung implication ng tula, awit na ito. Akalang lang natin, medyo ano lang. Pero, kung susuriin natin mabuti, hindi maganda ang kanyang kahulugan. Ngayon, kung ganito yun din yung ganito din yung way na inyong pagkakaintindi, nagkaroon talaga sana kayo ng katulad ng pagkakaintindi or yung ina-explain ko ngayon, meron kayong analytical and critical na pag-intindi sa akda. So, ganun sana dapat kapag ka nagsusuri tayo ng isang akdang pampanitikan.